takot, naiinip na bago. Wednesday today, magandang hapon. Kumusta ho ang inyong Miyerkules ng hapon? Buhay mo ba'y walang... July 4, 2012. Walang... Happy birthday sa mga nagse-celebrate today ng kanilang birthday. Para... Biyahe at gimmick po tayo dito sa DZAR Sunshine Radio. At para doon sa mga bago lang ho na na-discover ang aming program, kami po'y napapakinggan dito sa DZAR Monday, Wednesday, and Friday. Kumusta ho kayo? Sana'y okay lang kayo dyan. Kung kahapon ay grabe yung ulan, marami mga lugar ang talagang binaha. At kinansila ho yung klase ng mga panghapon. May mga tanggapan na nagpa-uwi ng maaga. Ngayon naman, umuulan-ulan pa rin, pero mukhang hindi naman kasing lakas nung ulan natin kahapon. But just the same, mag-iingat po, be ready. Don't forget your umbrella. Ano pa ba yung mga pwede ninyong sarap sanang nakabota, no, para hindi kayo mababasa yung paa. Baka may bota kayo dyan. Anyway, this Wednesday afternoon live ho yung aming mga bisita mula sa Dulaang UP. Mga tagay UP ho yung bisita natin mamaya. Pag-uusapan natin itong kanilang it's not actually huli. Kumbaga, ito yung kanilang pangilang ano ba nila ito? 36 or 37. Itong No Limit ang Hirid the Opera. Ayan. Siguro naman lahat tayo ay merong ideya, o baka marami sa atin nakapagbasa nung isa sa mga libro or aklat ni Gato Serizal. Mamaya alamin nila No Limit ang Hirid the Opera. Pero dito muna tayo sa ating destination outside the Philippines, sa ating biyaheng abroad. Western Asia tayo. Kasi Southeast Asia ho, tayo ay nabibilang sa Southeast Asia. Ito ho, Western Asia, ang Qatar. Isa sa mga destination po ng napakarami nating mga kababayang Pilipino. Ano bang meron dito sa Qatar? Ano? Kung sakali, at ito ho ang inyong balak na puntahan para kayo magtrabaho. Ang Qatar daw ho ay isang peninsula na nagmula sa Persian Gulf sa hilaga ng Saudi Arabia, sa silangan ng Bahrain at sa kanluran po ng Emirates. Kung turismo po dito sa Qatar ang pag-uusapan, hindi lamang daw po yung kanilang desert safari. Nagbibigay din daw po ito ng relaxation dahil sa dami ng kanilang dalampasigan na nakapalibot sa kanilang baybay dagat. Ang mga sports enthusiast ay tiyak daw mag-i-enjoy sa individual sports gaya ng golf. Para naman daw sa mga humahataw o ang interes sa yung mga indoor sports, marami rin daw mapagpipilian dito sa Qatar. Dahil ang bansa ay maraming indoor facilities gaya po ng bowling alleys, snooker tables, billiards, squash and tennis. Meron din daw itong mga skating rinks para maging kumpleto ang karanasan. Ang Oryx Farm at Shahania ay dinadayo din daw po ng mga turista mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Ang Oryx ay ang pambansang hayop ng Arab Emirate. Pambansang hayop nila. Kung dito sa atin, kalabaw. Ano ba yung ating pambansang hayo? Pambansang ibon, agila. O dati, maya. Anyway, kabilang din daw sa turismo ng Qatar ang pagbisita sa mga makakasaysayang lugar doon sa kanilang bansa. Yung kanila mga kilalang historical attraction dyan sa Qatar, itong Maroub Fort, Al-Ghuair Castle, Al-Subara, Barzan Tower, Al-Hassasiya, Al-Waidan Fort, Al-Raqiyat Fort, at itong Umsala Muhammad Fort. Ang mga isla raw po sa palibot ng Qatari mainland ay napakaganda ring bisitahin. At itong Ishat Island, Haluul Island, Aliya Island, Al-Safliya, at ang Sharau Island. Ang capital daw nitong Qatar is Doha. Kaya nga ho, Doha, Qatar. Pagka may mga news po dyan from Doha, Qatar. So Doha yung kanilang capital city na nagpapakita raw po ng modernong mukha ng Qatar sa buong mundo. Nangingibabaw daw po ang pagiging disyerto sa Arabic state of Qatar. Kaya kabilang daw po sa mga attraction ng bansa ay ang iba't ibang man-made at natural attractions sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Ang talaan ng mga attraction sa Qatar ay nagsisimula sa kanilang kabisera, ang Doha. Ang syudad na ito ay nakahimlay daw po o matatagpuan sa tabing dagat at siya ring sentro ng kultura at ekonomiya ng bansa.
Ang pamumuhay sa Doha ay pinaghalong lumang Arabic tradition at makabagong teknolohiya. So combination nung dati nilang mga Arab tradition plus of course yun hong ating makabagong teknolohiya. Kabilang ho dito sa mga attraction dito ho sa Qatar, just in case ito yung pinili nyo or yung mga nanonood po sa atin na maaring nandyan na ngayon sa Qataran ho, if you're watching, ito ho yung isa sa mga, baka hindi pa nyo napupuntan, yung kanilang Palm Tree Island. Matatawag daw ho nating Island of Leisure sa gitna ng siksik at abalang buhay ng lungsod. Ang mga tao from all walks of life ay bumibisita sa Palm Tree Island dahil sa mabuhanging dalampasigan, mga maayos at nagaganda mga gardens, mga malulusog na pananim at mga mahuhusay na restaurants. Ang Palm Tree Island ay malapit po sa Doha, ang kabisera ng bansa. 2 oras lang daw yung lalakbayin from Doha going to the island. Okay. Isa pa rin po sa kanilang mga attraction dito ho sa Doha, Madinat Al-Shamal. Okay? Ayan. Sila ho yung mga bisita natin from Dulaang UP. Ang Madinat Al-Shamal ay isa pong maliit na bayan sa bansang Qatar. Ang kaibagan ng lugar, o kaibahan siguro ito ng lugar, ay dahil sa 3 bahagi sa bayan ay napapaligiran po ng Persian Gulf. Ang hilagang bahagi ng lugar ay gadugtong po naman ng mainland. Okay. Tapos isa pa rin ho sa mga attraction po sa kanila, Al Ruwai. Ruwai. Isa daw itong traditional na tahanan ng mga tribong Arabic sa loob ng ilang daang taon. Dahil sa pagbabago ng ekonomiya ng rehiyon ng Emirate of Qatar ay napilitan po ang maraming katutubo na magbago ng kanilang paraan ng pamumuhay. Okay. Ang Al-Zubarah daw po, isa rin itong syudad dito ho sa Qatar kung saan matatagpuan naman ang Al-Zubarah Fort na itinayo daw po noong 1938. Ang Al-Zubarah Fort, bago ginawang museum, ay nagsisilbi daw po bilang Coast Guard Station na ginagamit din ng mga military personnel noong 1980. Ang lugar ay napaka-isolated, ngunit makikita naman daw dito yung kahanga-hangang kasaysayan ho ng lugar. Maraming mga local artifacts at mga historical items ang nakadisplay po dito sa museum po na ito. Actually, marami. Sige, isama natin yung Barzan Tower na mention natin ito kanina. Ito raw isang lugar na hindi dapat ma-miss ng mga turista o kahit sinong pupunta ho ng bansang Qatar. Sa Arabic, ang ibig sabihin ng salitang Barzan ay high plaque. Okay. Merong ilang matitibay at mga magagandang tore sa Qatar. Ang Barzan Tower ay isang multi-story building na pinalamutian daw po ng aluminum curtain walls at deep blue reflective glass. Ah, kakaiba, no? Ito raw itinayo noong 1910 ni Sheikh Mohammed bin Hassim Al-Thani na ginamit ito bilang base upang bantayan daw po ang mga maninisid ng perlas. Ibig sabihin may mga pearls sila doon. Ang location po ng tore ay mainam para matanaw ang mga paparating na barko at upang mapagmasdang mabuti ang iba't ibang anyo ng buwan. Talaga, so ibang klase ho yung kanilang mga attractions dyan. So guys, yung mga OFWs po natin na ang kanilang destination is Qatar, marami ho, marami silang mga pwede hong ipagmalaki sa inyo at marami din ho kayong pwede hong puntahan dyan. Alright, ang official language nila is Arabic of course. Ang English ay second language po dito sa Qatar. At respetuhin daw yung kanilang Islamic na paniniwala. Yung mga Qataris at wala daw hong legal na requirement na magsuot ng hijab. Oho, yung mga babae hindi rin dapat magsuot ng mga tube tops at maiksing mga damit. Oho. Ang Qatar daw po ay nag-i-enjoy sa sikat ng araw sa buong taon. Aba, ganun. Araw-araw. Ang average na temperature nito tuwing summer ay mula 38 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius sa araw at 18 degrees Celsius naman sa gabi. Sa panahon naman ng winter o yung taglamig, umaabot daw ng 34 degrees Celsius. Sa araw naman ay 10 degrees Celsius. Uh-huh. Okay, so yan ho yung weather nila dyan sa Qatar, more or less. Meron ho kayong idea kung ano ba yung kanilang weather po doon sa Qatar. Okay. Festival ng Bayan. Bago natin ipakilala yung ating mga bisita from Dulaang UP sa ating mga festival po naman ng bayan. Tomorrow, that's July 15, Palayan Festival. Meron ho silang Palayan Festival dyan ho sa Kapatagan sa Lanao del Norte. Handog daw po sa mga masisipag na mga rice farmers. Ang mga magsasakang ito ay pangunahin daw pong contributor sa kaunlaran at kasaganaan ng Kapatagan. Okay.
Again, bukas din ho ito, kasabay ng Palayan Festival, yun hong araw ng Hagonoy sa Davao del Sur po naman ito. Itong isa sa kapatagan, Lanao del Norte, ito naman hong araw ng Hagonoy sa Davao del Sur. Ipinagdiriwang daw po yung paglikha ng bayan ng Hagonoy sa pamagitan ng Executive Order No. 596 of July 5, 1953. Tampok daw po sa celebration na ito ang mga parade, field demonstration, trade fairs at mga traditional po na kasiyahan. Okay. Then July 8 hanggang July 23, pasundayag sa Northern Mindanao sa Hinguog City, Samis-Samis Oriental. Dito raw ho, pinapakita yung kanilang culture, yung arts, of course, yung kalakalan, destination and attraction sa Northern Mindanao. Then, third week of July, meron silang Water Lily Festival. At dito lang ho ito sa BF Resort sa Las Piñas, hindi ho ito sa Mindanao. Third week of July, guys, mark your calendar, Water Lily Festival sa BF Resorts dyan po sa Las Piñas. Celebration daw ho ito ng basket weaving na ginagamitan ng water lilies bilang kanilang livelihood project. And lastly, July 11, ito ho yung 142nd birth anniversary of Dr. Pio A. Valenzuela. So ang celebration ho dyan sa Valenzuela Hall Ground sa Valenzuela City. At tampok daw po sa celebration na ito yung taon ng search for Digawa Dr. Pio Valenzuela para sa mga residenteng gumawa ng mga outstanding achievements para sa kani-kanilang larangan, at ang seremonya ay ang pag-aalay ng bulaklak sa triumvirate ng monumento ng Katipunan. Okay. 142nd birth anniversary po ito ni Dr. Pio A. Valenzuela. Ito yung rebulto na nakikita natin doon sa City Hall po nila. Actually, doon sa luma din nilang City Hall, meron din ho doon at saka doon ho sa bago. So, 142nd birth anniversary pala yon. So, July 11. Sa mga taga-Valenzuela, don't forget yung date po na yan. 142nd birth anniversary po ni Dr. Pio A. Valenzuela. Okay, so hindi na kami magbe-break pa. If you're watching, nakikita ho niyo yung librong hawak ko. Medyo blurred lang ho kasi yung kulay. Pero hindi na ho bago sa atin, especially kung matagal na ho kayo nakikinig dito sa biyahe. Laging parte, every time na meron hong palabas ang Dula ang UP, eh nagiging bahagi po yung ating program to promote ito nga hong kanilang, ito yung kanilang latest for this year. I don't know kung may mga susunod pa, but I'm glad that this afternoon the Lohos, hindi tatanungin lang natin kung are they part of the play or sila in charge lang sa promotion. I-welcome natin si Huis Bea Galvez. Your Bea, good afternoon and welcome dito sa DZAR Sunshine Radio. Thank you po. Thank you. Your Bea and aside from Bea, nandito rin si Christel Manuel. Christel, good afternoon. Good afternoon. Ayan. Okay na ba yung kanilang mga... All right. Sige. Baka yung ano... Sige. Bea and Christel, my first question is, are you part of the play or anong inyong participation dito sa play No Limitang Hirid the Opera? I'm part of the... We're actually both part of the production staff. Uh-huh. And she's the publicity head and I'm the sponsorship head po. Mm-hmm. So we're working behind the scenes. Ayan, working behind the scenes. Yes. Pero di ba kayo dyan eh, nagro-rotate kayo. Maybe this play ay behind kayo pero pwede... Kumbaga parang ready din yung lahat ng mga part ng play na pwedeng sila ay maging part ng production, di ba? Or pwedeng maging part ng play mismo. Yes, po. Talaga. Okay. Talagang, it's your natural voice, Bea? Yes po. From the last time I guested, it's the same voice. But I'm really husky. Ibig sabihin, nagpunta ka na dito before? Naging guest ka na rin ba dito before? Yes. Kasama ko po yung si Stephen from the last. Tayo na rin ba yung nag-usap? Ako ba yung nakausap nyo nun before or hindi ako? Kayo din po, sir. Okay. So, naku, pasensya na Bea at malilimutin na ang lolo mo. So talagang that's your natural voice. Yes po. Okay. So, Christel, am I right, Christel? Yes. Okay. So, ikaw naman yung in charge dito. Basically, bigyan natin ng ideya yung ating mga viewers and all our radio listeners. Ano ba itong No Limitang Hirid the Opera? Para naman na, kasi alam nila yung No Limitang Hirid, isa yun sa mga book ni Dr. Jose Rizal. Pero the opera, tell us more about this, Christel. Ang vision po ng Dula ang UP is to bring opera okay to closer to the people. Okay. To teenagers. Mm-hmm.
and to elderly people and to everyone po. Mm-hmm. So ito base dun sa kwento, kasi this is a book, 'di ba? Itong Noli Mitangere. Yes. So halaw ito do, itong play na ito, the opera is based dun sa nakasulat dun sa libro na ito. Yes, sir. Okay. And kailan ito ano, kailan ito magsisimula na mapanood ng ating mga kababayan? It premieres on July 18 until August 12 po. From July 18 hanggang August 12. Yes. So matagal-tagal na mag-raran ito sa Wilfredo Maria Guerrero ano. Yes, kasi yes, yun yung sir. Venue niyo, 'di ba? Opo. Okay. So sino-sino yung mga nandito na mapapanood natin na sa palabas na ito? Si for Crisostomo Ibarra. Oh, who will play Crisostomo Ibarra? It will be Arman Ferrer, Antonio Ferrer po. Our last during our last run po, si Miss Elaine Vibal, uh-huh, as our Maria Clara. She's now playing our Sisa. Uh-huh. And there are change of roles po, and we mas madami po yung ensemble namin. Talaga. So dati siyang Maria Clara, and then ngayon dito sa play si Sisa naman siya ngayon. Yes. pero kayo ba ano, ikaw Bea, naging ano ka na rin? Kumbaga, doon sa mga nag... Kasi ang dami ng ginagawang play ng dulaang UP at one point in time. Kumbaga, naging party as in nag-aaka sa entablado? For... Hindi po dulaang UP production. Parang under directing classes lang po. Kinuha po ako ng mga student directors. Pero as in on main stage po, wala pa po so far. How about you, Christelle? My first professional production theater experience po is Forsaken House. Forsaken House. I played as Lolita. Lolita, okay. Sige nga, paano pinaghahandaan yung ganyan? Especially ikaw, at least itong itong behind eh, medyo ano, pero pagkayang ikaw mismo yung sasalang dun sa entablado. In your case, magbalik tanong tayo, paano yung preparation during the time na kumbaga isa ka sa cast talaga ng palabas? During that time po kasi I was also part of the backstage staff. Mm-hmm. So it's kind of hard din po because we attend rehearsals and then we do backstage work. And we have school. And we have school. Yun na nga po. Kaya nga nakakabilib kayo dahil of course hindi pwedeng may magsasuffer dun sa school. Kung baka kailangan mababalance yun. Kaya pag pala part ka nitong dulaang UP eh. Pero ano eh, mukhang hindi naman ano, mukhang ini-enjoy naman niyo, mukhang hindi naman yes, kayo sir. Nahihirapan. like yung Sisa ngayon, sino yung gumawa ng sino yung nagsulat ng ano ng script? It is based po on Felipe Padilla de Leon's Noli Mitangere, the opera. With libretto po by Mr. Guillermo Tolentino. So, ito ba ano yung kumbaga as in wala kasing idea marahil yung iba sa atin, yung mga nanonood sa atin na usually memoryado yung ano, 'di ba? Kasi hindi ito katulad nung ng pelikula na may pwedeng mag-guide sa iyo. Once na nag-start na nag-run na yung ano, tuloy-tuloy yes, na ito. So yes, talagang sir. Kailangan na ano, kailangan na kabisado mo yung linya mo pala dito, yes. Christelle. Kasi ikaw yung nagkaroon ng... paano pag nawala ka? Let's say... Kasi may tendency siguro na mag-a-adlib ka na lang. yes, sir. Kasi the show must go oo on. Oo nga eh, diba? And the other actors are depending on you to recover. Talagang ano. By the way, dun sa mga nakikinig or tsaka dun sa mga nanonood po sa amin via live stream, just in case may gusto kayong itanong kay Bea at saka kay Christelle, sige po, pwede niyo kayong magtanong. Kung gusto niyo silang personal in eh, okay lang, nasa sa kanila na lang yung kung sasagutin nila. Just type DJR sa inyong pong cellphone, lagyan niyo ng space, then your question, send it to 2299. Okay, Harvey Isguero of BF Paranaque, may offers din po ba kayo sa mga local TV network or offers to do indie movies? Kasi mukhang pwede naman talaga kayong ano. Bea, ikaw, given a chance, welcome pa sa iyong idea na pasukin mo rin itong ano? Yes, well, of course, anything for experience and for me to learn a lot of things or more things than... It's okay po. How about you, Christelle?
Yes po, very open. So parang ito yung magandang ano, ito yung 'di ba parang napakagandang training ground dito kasi yes. Yun nga yung sinasabi nila na ibang klase raw yung mga artista sa entablado kasi nga sa television, sa pelikula pwedeng mag-take eh, pwedeng sumigaw yes. si direct ng cut eh para maayos eh, dito once na nag-start the show must go on. Kumbaga kailangan klaro yung boses mo, kung ano yung hinihingi eh maibibigay mo. So talagang yes. medyo kakaiba pa ang pagganap sa entablado. Kaya dito sa play na ito na mag-start again July 18 hanggang August. Alright. Sino-sino yung ano, sino-sino yung mga pupwedeng manood dito kasi ang palabas naman ay hindi lang para sa inyong mga taga-UP, 'di ba? This is also open para dun sa publiko. May diskwento pa rin ba? Kasi before may discount pagka UP students yung tickets natin. Bali, we invite everyone po. Actually, wala pong certain age limit to watch an opera on stage. Tickets are sold for 250 pesos for outsiders and 160 pesos for UP De Leman students. Mm-hmm. Yes. Pag sinabing the opera, Cristel, paano parang paano ang delivery? Kasi 'di ba may mga ano tayo, may mga play tayo na pakanta yung delivery ng mga yes, mga lines. Sir, opera po talaga. Talagang yes. Opera yung ano, classic. Yung classic talaga yung paraan. So ito, kala ko ito yung ano, ito yung rerun na ba to or yes, sir. Restaging, sir. Aha. Talaga. So pang-ilan na to? Second time pa lang to. Okay. So kailan yung naunang ano, kailan ito unang pinalabas? November last year. November of last year. Okay. And today is ano na tayo, July na ngayon. July. So medyo ano na talaga. Half a year na. And for the whole year, ang anong susunod after ng ano, ng No Limit Tangere the opera kasi mukhang ang dula ang UP for the whole year ay meron na silang mga naka-schedule na yes. na susunod yes. na palabas ba yan? Bali po, ang next, after No Limit Tangere, we have The Seagull, Ang Tagak. Mm-hmm. It's going to be on September 19 to October 7. This is directed by Antonio Mabesa. Si Tony Mabesa. Tony Mabesa mm-hmm. po, yes, our national artist. And mm-hmm. then, after that would be Umaaraw Umulan, Kinakasalang Tikbalang by Jose Estrella. Mm-hmm. That will run from November 21 to December 9. 2012 and then Christelle? Yes, ano yung kasi yung sinabi mo is last part of this year na yan, 'di ba? Yes. And then next year. For hanggang for next year na meron na din na mga na yes. yung last play na po for the 37th season which is Floy Quinto's collection. This will close the 37th season. This will be directed by Mr. Dexter Santos. Okay. Paano mga theater arts student kayo ng UP? Paano ba mapabilang kasi I'm sure maraming baka may katulad nyo yung hilig how to be part of this Dulaang UP. Paano ba maging part nito? There are two parts, but it's either you could be part of the Certificate of Theater Arts or BA. BA po usually is a bachelor's degree where you have to pass the OPCAT po to be part of the theater arts. And then certificate po yung... For those who want to join. Theater arts. And you undergo... both actually po, you undergo... theater practicum. Yeah, and auditions po. Mm-hmm. And then that's when they ano po, make a list if you passed or not. And so then, may proseso din pala yes, talaga po. Na... Yes, pero isa daw sa mga requirement, kahit kumbaga dapat nakakakanta ka kasi pwedeng maging part ka ng, ano, ng palabas eh. Opa. Kung sakali at ang hinihingi ng palabas eh, you have to sing. So dapat eh, so both of you can sing. Opa. Oh nga, yung boses mong husky eh, parang magandang ano yan. Okay. Alright, teka muna. LC Decatoria of Las Piñas, this year, nagbibigay din po ba kayo ng ticket discount kapag big group po o ang bibili o pang maramihan? Salamat. Okay. Meron po. Yes po, for bulk ticket orders, you may call Dulaang UP office. That is 926-1349.
look for some for Miss Sam, Sam Clarin. Okay. She's our marketing manager. Mm-hmm. All right. Helen Opateros, ask ko lang po kay Miss Bea, is that really your voice or paus ka lang? Ganito din ako kumanta and ganito din po talaga yung speaking voice ko. So, talagang jazzy and husky po ako kumanta. Mm-hmm. So, actually, best friends po kami. So, pag kumakanta po kami, yung magkaiba po sample talaga na yung voice namin. Uh-huh. Opo. Sample na. Nagre-request ka ng ng sample. Kasi iisipin nila na namamalat ka lang, kaya gano'n. Pero Helen and you guys out there, gano'n ho talaga yung boses ni Bea. Talagang ito yung kanya. And gusto ni Sir Alan na makarinig na, at gusto rin daw ni Ma'am Raquel. So, sige nga, bago tayo mag-cue for a break, ano ba yung pwede nyong iparinig na sample para doon sa mga nanonood at saka nakikinig sa atin? Kasi sabi ni Bea, even in singing, talagang ito yung kanyang voice. So guys, we're lucky this afternoon dahil pagbibigyan tayo ni Christelle at saka ni Bea. Any song na kabisado ninyong dalawa na mag-duet kayo, that's good for us, okay? So guys, ang sample po ng song ni Bea at saka ni Christelle. Ano okay. Ano di ko na alam ang gagawin ko sa iyo. Paikot-ikot lang nalilito, ba't ganito? Pagising sa umaga, ikaw ang nasa isip. Pagtulog sa gabi, laman ng panaginip. Mahal ba kita o ano, ewan ko. Galing ng ano. Pero Bea, bago tayo mag... hindi ka nahihirapan? Kumbaga parang, kasi parang ako yung nahihirapan dun sa... So talagang ano, talagang walang ano, yung tipong hindi ka nababother dun sa... Kasi nga, iisipin nila nang nakakarinig, nako, namamalat siya. Ay, hindi po. Ganun talaga ho yung kanyang ano, yung kanyang boses. Anyway, break lang tayo, Jazz of Quezon City. Sige, after the break, yun namang iyong itatanong. Plus syempre, babalikan pa rin po namin itong Noli Mitangere de Opera maya-maya ho ng konti. So keep on texting kung may gusto pa ho kayong itanong dito ho sa dalawa kong special guests, si Bea at saka po si Christelle. Sige, alam niyo na kung paano. Type DJR space tapos yung inyong tanong sa kanilang dalawa, send yun lang po yan sa 2299. Halika, biyahe tayo. Halika, biyahe tayo. Kayo'y nakikinig sa Sunshine Radio. Makadiyos, makatao, at makakalikasan. Sunshine Radio, ang himpilan ng pagbabago. Sunshine Radio. Sir, is Mr. Lopez in? White. Why, ma'am? May meeting po kami today eh. Kinis. Can I ask you to wait, please? Develop fair, moisturized white skin with Fairy White Soap. It is natural extracts with vitamins that are not harsh to the skin. It also lightens the skin tone and helps make skin blemishes less visible. Soft. So, can I have your Facebook? Add me, facebook.com/fairywhite. Available at all Mercury drugstores nationwide or call us at 0917-854-2248. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine, Sunshine Radio. Oras natin dito sa himpilan ng DZAR Sunshine Radio, alauna imedya ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng S&D Grill Restaurant. Lutong Pinoy na kinatatakaman, binabalik-balikan. DZAR Balita. Magandang hapon. Narito ang mga balita sa oras na ito. Didon sinabing dapat hindi kwestiyonin ang komposisyon ng Judicial Bar Council at ang karapatan nitong tumanggap ng nominasyon at pumili ng maaaring irekomenda ng mga taong maaaring pumalit sa mga bakanteng posisyon sa hudikatura.
Dagdag pa ni Drilon, may basbas sa Korte Suprema ang 8 miyembro ng Judicial Bar Council. Samantala, 10 bahay nasira dahil sa alon sa lungsod ng Davao. Ang 10 bahay sa Islas Fuertes ay walang naisalba dahil sa malakas na alon. Wala namang nasaktan sa naturang pangyayari. Samantala, pinag-iingat ng otoridad ang mga taong naninirahan malapit sa dagat dahil sa mga posibleng agarang pagbaha. Sa iba pang mga balita, pagpatay sa isang NGO worker, kinundena ng militanteng grupo. May detalye si partner Mike Almonte. Mike? Maring kinundenahan ng mga militanteng grupo, itong pagpas lang sa isang Dutch NGO workers na si William Gilbert Mann na Pambanga kahapon. Ayon na rin sa grupo, matagal na naninirahan sa Pinas. Itong si Gerdman na bilang NGO workers at advocate ng kanilang ibang isya ng mga mamahirap. Kaya dapat niya na mabigyan ito ng katarungan na ang nasa biktima. Ang pangalawang European na NGO worker na napaslang sa ilalim ng Aquino administration. Mike Almonte nag-uulat para sa DZAR. San siya rin yung kapat mo sa balika at sepesyo. At yan ang mga balita sa oras na ito. Buhat naman dito sa News and Information Center ng Sunshine Radio. President Katarong, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR Balita. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng S&D Grill Restaurant. Lutong Pinoy na kinatatakaman, binabalik-balikan. Nais nyo bang matutong gumawa ng skinless longganisa, siomay, tusino, imbutido, hamburger patties, lumpiang Shanghai at pork and fish tonkatsu? Sumali na sa seminar with Miss Lulu Rivera, ang tinigurang guru ng meat processing. Nagaganapin sa S&D Grill and Restaurant, number 201 sa Uyu Road, Novaliches, Quezon City. Ngayong Hulyo 21, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang registration fee ay sa halagang 1,500 pesos. Magpareserba na ngayon ng upuan at magbayad sa araw ng seminar. Ano pang hinihintay nyo? Huwag nang sayangin ang pagkakataon at alamin din ang sekreto kung paano palambutin at palakihin ang karne. Para sa mga katanungan, tumawag sa mga sumusunod na numero: 0918-616-7113, 0933-608-2872, 0915-363-2568, at sa telepono bilang 453-0589. Hanapin lamang si Aisha at Janet. Hey bro! Take a look at my new Facebook friend! Pretty, no? Yeah, pretty nga. Except for the pimple scars, pretty pa rin. Eh, napupunta mata ko sa scars eh. Pretty pa rin. Eh, scars nga lang. O nga, no? Pinag-uusapan ba nila ang Peklat SD profile picture mo? Say tama na sa Peklat! Use the Mano Skin Aid. It kills bacteria that causes skin infection para maiwasan ang Peklat. Para... ganda niya, man! Like button! Available at Mercury Drug Stores. Like us on Facebook.com/TamanuSkinAid or text 0917-854-2248. Sunshine Media Network International. Brace yourself. The fastest growing Filipino multimedia network reaching out to the whole world. Nagbabalik ang biyahe at gimmick. Alright, tuloy-tuloy na po kami, 33 minutes na po, makalipas ang 1 o'clock and doon sa mga kabubukas lang ho dyan ang kanilang radyo at yung mga kapupunta lang ho sa aming website, www.sunshinetvradio. Na kung pag nakita nyo ng personal itong dalawang kong bisita, pwedeng may keho talaga sila na maging part hindi lang ng entablado, even movies and television, pwedeng. Tagalog daw ba yung gamit na language sa play? Tinatanong ni Mitch ng Alabang. Christelle, Tagalog ba? Yes po, Tagalog. Tagalog daw. And sa duration po nung play, mostly yung songs, pasalita na may kanta, may tono po yung pag... Mahirap bang i-rehearse yung gano'n? Well, yung actors po kasi namin, they're from different colleges of music, mm-hmm, and different music conservatories. So I think they can handle it. Kumbaga, sisiu sa kanila yan dahil. Yes. Okay. Pwede bang ma-invite kayo sa isang event, Jazz of Quezon City? Pwede raw ba kayo ma-invite sa isang event?
Bea, ikaw ba'y bukas sa imbitasyon? Okay lang naman po. Okay po. Ako ho ang magma-manager dito sa dalawa. So, si Bea, how about you, Crystal? Are you open for an invitation? And of course, yung event na hindi yung ano, kailangan yung talagang event na ano. Event. Yes, sir. So, etong dalawa is just pwede. Pwedeng-pwede mo silang imbitahan. Okay. Tanong ko lang po sa mga ladies, ano po ang masasabi nyo sa sinasabi nilang mas magaling daw po ang mga theater actors and actress compared sa mga TV actors and actresses? Thank you, Marlino Campo, Plaridel, Bulacan. Hello po sa mga taga-Bulacan. Bea, ikaw muna. Ano yung your thoughts on this? Feeling ko naman po, I mean, magaling naman po yung mga actors on TV. Siguro yung whole fact lang po na empirical po kasi yung theater na it only happens once. Like what you said po kanina na wala pong retake pag nag-show. Pag nadapa po kayo doon, nadapa na po talaga kayo. So, mas real po lahat na nangyayari. It's more magical than yung naka-box po sa TV na na-process na po yun through a lot of wires. Yun po talaga, it's in front of you. Kaya raw po lahat. Yes, Crystal. I think po, I agree po ako dun sa sinasabi ni Bea na magagaling yung TV actors natin. Magkaiba po kasi sa theater. Like, the experience, iba po. And I think, the series of rehearsals. Kasi every performance po is different from the other or the previous performance. Kaya I think that's what makes it... changes constant. Yes. At saka yun na nga sa pelikula at saka sa television pwede mo talagang ayusin kung hindi kontento si director sa shot pwede doon sa dialogue po pwede diba sa entablado hindi po pwede na titigil kayo or may hihinto doon sa character once po na nagsimula yan. Tuloy-tuloy po yan. Kaya talagang ibang klase. Pero nowadays, marami din naman. Kumbaga gusto rin nilang patunayan yung pagiging versatile ng ating mga actors and actresses. Right now, parang they want also to try the itong ang entablado. Yes. Para siguro, para sa kanila, kumbaga maikot nila yung lahat ng aspeto ng acting sa pelikula, sa television at sa entablado. Okay. May iba pa bang team ang play nyo bukod kay Rizal, Gail of Bataan? Yun nga po yung sinabi po namin kanina na ang second offering po ng Noli Metangere is The Seagull ni Tony Mabesa. Seagull ang tagak. Both English and Filipino po yun translations. And then Umaaraw Umuulan, Kinakasalan Tikbalang by Jose Estrella. Children's play po children's yun. Play. Well, our last offering po, Collection, it's a dark comedy. On fashion and art. So, we have different themes po. For everything. Kayo ba'y part ulit nung susunod na palabas or hindi? Yes, sir. Pag mag-audition po kami. Pero, since may mga freshmen na po ngayon, so naman po ngayon yung sabak dun sa practicum. Okay. So, bali last na po namin. So, kumaga last year nyo na ito sa UP ba? Or sa practicum lang. Sa practicum pa lang. Anong year nyo na? Second year. So matagal-tagal pa kayo na, no? matagal-tagal pa yung inyong dyan sa UP. Yes, second year pa lang kayo. So, ganun na, kumbaga may mga freshmen na sila naman yung hindi talaga siya mauubusan, 'di ba? May matapos man. And of course, pagdating sa si Uge ba ay galing din ng UP, Eugene Domingo? Yes po. Oo. Giselle Sanchez, di ba? Nag-intablad. Si Giselle, I think, is also from... pero Mascom siya. Si ano po? Candy Pangilinan. Candy Pangilinan, oo. So, kaya talagang, malayo yung ano. And yun din ba ay nilulook forward din ninyong dalawa na someday, given a chance, mapenetrate din ninyo itong television and movies? Yes po. I mean, I think it's... kasi parang may bentahin na kayo. Kumbaga, yung pagiging part ninyo dito, plus of course yung na-experience nyo during the play, parang parang edge nyo na yun doon sa ibang, kumbaga, mag-audition at magsisimula pa lang. Yes. Diba? Yes.
Sa tingin ko naman eh hindi naman kayo mahuhuli doon sa pagdating doon sa ano doon sa beauty din lang ng mga mga ano. So going back dito sa Noli Mi Tangere the opera, ulitin lang natin kailan ito mapapanood at hanggang kailan para doon sa mga late na narinig itong ating kwentuhan. Okay. Noli Mi Tangere the opera runs from July 18 to 22, to August 12. For Wednesdays and Fridays, weekdays, Wednesdays to Fridays, 7 p.m. And for Saturday and Sunday, 10 a.m. and 3 p.m. Mm-hmm. They may reserve their tickets at the Dulaang UP office. They may call 926-1349. They may look for Miss Sam Clarin, our marketing manager. Ayan, look for Miss Sam Clarin, yung kanilang marketing manager, para tawagan nyo lang siya, hanapin nyo siya kung gusto ninyong panoorin ito. Gaano katagal yung practice since every day ba may schedule ng rehearsal? Yes po. We started, I think, about a month ago. Yes. Tapos sa araw-araw, tapos may klase pa kayo. Iba pa po yung music rehearsals tsaka yung choreo. Yes po. So nauna po yung music rehearsals. Since rerun na po siya. So may series na po ng viewing po ng past week. Tapos yung choreo po medyo tunique lang po ng konti, ganun. Scene po. All right. So nakakatuwa na syempre kaya pala talagang kung sasabihin natin hindi talaga tayo nauubusan ng ano ng mga talentadong mga aktor at aktres sa entablado kasi nga ang UP ay nandiyan at tuloy-tuloy kung makatapos kayo definitely may susunod sa ito ba ay impluwensya yung pagpasok ba ninyo dito ay impluwensya ng kaibigan or talagang hilig ninyo? Hilig po. Talagang friends kayong dalawa or sa school na lang dati na kayong magkakilala magkaklase nung high school or dito na lang kayo sa UP nagkakilala at nag-start na maging magkaibigan? Ayaw, sa UP po kami nag-meet tas auditions pa lang po nag-usap na po kami. So parang the very first time na magkita kayo parang ano parang magaan na yung loob niyo sa isa't isa. So hindi ito impluwensya ng ni mommy or ni daddy or a friend, kumbaga talagang hilig. Yes po. Same din sa iyo, yes, Christelle po. Talagang hilig din kasi yun yung importante para kasi yung iba parang na-impluwensyahan lang nung friend, parang uy yung friend ko kasi nandun eh parang nakigaya, pero at least sa inyong dalawa, both of you, talagang hilig nyo yung ano, yes, ginagawa nyo. Okay, hello po, pwede po ba kayong mag-share ng mga most unforgettable experience nyo while doing a play? Thanks a lot, Miss Blue Portigas. Bea, ikaw nga, ano daw yung mga unforgettable kung meron man na experience nyo while doing a play? Hindi pa po ako nag-act for Dulaang UP, pero yung mga past prods po, siguro yung sa production, yung mga bagay po na hindi ko po nagagawa noon nung high school ako, na madami po ako natutunan, hard work siguro po. Being physical, hands-on po sa mga bagay na ginagawa for props, for costume. Never ko po ma-imagine na magagawa ko yung mga nagawa ko, pero sobrang unforgettable po yun kasi So parang once na naging part ka pala talaga nito, magiging responsable ka kasi hindi pwede yung so-so lang, hindi pwede yung ano, hindi pwedeng laro-laro lang eh, hindi pwedeng half-hearted lang, kailangan give your best palagi. Ikaw Christelle, kasi ikaw na-experience mo any unforgettable experience while doing a play? For me po, unforgettable sa akin yung when I was part of the backstage staff ng Titus Andronicus last year. First time ko po kasi yun mag-backstage. And then for me yung set changes, like kami yung nag-set change ng bed. Like the yung platform po masyadong mataas and we have to climb to set the bed. Nagkakapasa-pasana po kami. And then ayun po, it was so fun backstage and for me doon ko po talaga na enjoy yung theater doing backstage. Yes. Kahit nahihirapan ka kasi syempre pag nag-start mabilisan ang kilos eh, 'di ba? It's all worth it po. Pag narinig na namin yung audience na pumapalakpak, pag nagre-react sila sa every scene, doon po nagkakaroon ng fulfillment. All right. So parang yung kumbaga like ikaw, 'di ba?
sa production ka. So parang marinig mo lang na natutuwa sila or nagre-react sila doon sa palabas. So kahit sabihin mo hindi ikaw yung nandun sa entablado, parang part ka, parang masaya mo, masaya ka na rin dahil alam mo na, syempre team naman 'to eh, part ka doon eh. Kaya how much more la kung ikaw yung nandun mismo sa entablado. So marami pala talaga ng ano, maraming mga behind the scene na, kasi nga pag nanood ka, 'di ba, parang akala mo wala nang ibang nangyayari pa doon sa ano. Pero nako, marami 'yon. Okay, as BFF. Okay, personal na kayo. As BFF, may times din po ba na may konting inggitan sa inyong dalawa sa role na nakukuha? Magkaiba na. Anyway, kung if not sa role, basta hindi ba nagkakaroon din ng times na mainit ang ulo ni Bea, mainit din ang ulo ni Cristel, at yung BFF ay nagka-clash. Trivia lang po. Nung summer po, meron po kaming production for MA student po ni Sir Tony, Nelly Busted. Originally siya po yun. Mm-hmm. Tapos di po siya pinayagan to go to school during summer. Tapos ako po yung nagsala sa kanya. Pero actually, more than mag-away po kami, nagtatanungan po kami ng advice kung paano pa mas ma-execute kung siya yun or mm-hmm. yung ganun po. Kaya team effort po siya. Pero on a normal day, hindi po relating sa theater, nagkakaano naman. Oo naman, of course. Kumbaga, ano eh, tao lang naman tayo. Gaano man ka-close, eh, di ba, kahit nga yung kuya mo or yung ate mo sa bahay or kahit mm-hmm. si mami minsan eh, parang, ano, so, it's normal. Yes. So, as BFF, eh, hindi, ano yan, hindi, sa kanibang termino yung BFF? Mabes. Ayan. So, dito ho sa play po na ito, marami kayong ang bata naman pwede na, 'di ba? May anong edad yung pinaka yung pwedeng payagan? I think basta nakakaintindi na yung bata, pwede na siyang isamang manood eh. Opo. Yes, sir. Si Crispin, Jesse si Basilio po. I think they're just 7 or 6. So yung mga grade school dyan, mas maganda rin talaga na naisasama sila na makapanood ng mga ganitong palabas eh, para at least naiba naman yung kaya mga parents dyan na nakikinig na find time na maging part kayo ng mga ganitong mga palabas para naman maiba yung kasi pwede rin ano eh, pwede rin after watching di palabas eh magiba yung ano eh, baka interest din pala nung bata. Okay. Eh hindi lang niya alam kung paano, kasi nga baka nakakulong na lang siya doon sa ginagawa niya day to day. So at least after watching the play, eh baka mag-iiba naman yung ano, may iba pang mga pupwede. So again, ang tickets, pwede ho kayong magpa-reserve or pwede kayong bumili, pwede kayong tumawag, at saan ulit ang palabas? It will be held po on at Wilfrido Maria Guerrero Theater mm-hmm. sa second floor ng Palma Hall. UP Diliman. Okay. Mirna de Dios of Makati. Thank you, Mirna. Ano po yung lesson or values na karaniwang makukuha sa panonood ng palabas na ganito? Lesson daw. Definitely, meron yung lesson na makukuha after. Apart from the... Kung nabasa na po natin ng Noli Metangi, apart from yung love for the country, yung mga metaphor po on each character, like sila Sisa, ganyan, yung motherland representing... yung thirst for freedom at that time. I guess acting wise, matutunan niyo po or marirealize niyo po na napakadami pong talented na Pilipino. At kung kikilalanin ba po nilang theater even more, na at the same na tinatangkilik nilang mga movies, films, angat po talaga yung mga Pilipino sa sining, tsaka sa in terms of talent and culture. We really have a say in the world if it's given a chance to be even more famous. Alam mo, that's true, Bea. Not only in singing, in acting, talagang nare-recognize tayo sa maraming mga international na
na palabas dyan. So Mirna, maraming mga lessons na pwede kayong makuha at the end of every play kasi kasama ho yun, hindi naman ho yun basta pinalalabas ng ganun-ganun lang. At kung babasahin nila yun, di ba, bawat kabanata, kasi kabanata yes. Yan eh. Just in case wala ho kayong idea about Noli Mitanghere, may mga kabanata ka, bawat isang kabanata kasi ito ho isa sa mga paborito kong basahin nung ako'y high school kasi nga iba yung kwento dun sa isang kabanata, iba ulit dun sa ibang kabanata, and while reading parang makakapagbaliktan ako na ganun pala sila nung mga panahong yun. So again, sa inyong dalawa, nasa inyo yung pagkakataon to invite all our viewers and all our radio listeners to watch the play at kung ano pa yung mga gusto nilang malaman, sige, sabihin nyo na sa kanila. Again, we invite everyone na nakikinig sa DZAR, yes, Sunshine Radio, na manood ng Noli Mitanghere the Opera that runs from July 18 to 22, 25 to 29, August 1 and 2, and 8 to 11, Wednesdays to Fridays, 7 p.m. po yun, and Saturday, Sunday, dalawa po yung show, 10 a.m. and 3 p.m. Kung saan kayo available dun, kung dun sa 3 or dun sa 10, yes. That depends on you. Okay. At mangyayari po, magpe-perform po, mangyayari po ang performance at the Wilfrido Maria Guerrero Theater sa Palma Hall, University of the Philippines, Diliman. And for ticket reservations, pwede niyo pong tawagan ang Dulaang UP office at 926-1349 at hanapin niyo po si Sam Clarin. Yes. Look for Sam Clarin. Okay. Also, I would like to invite everyone po to watch our other productions after Noli Mitanghere. It's The Seagull or Ang Tagak that will run from September 19 to October 7, 2012. And Umaaraw Umuulan Kinakasalang Tikbalang, which will run on November 21 to December 9, 2012. And our last offering for the 37th season, Mr. Floy Quinto's collection, which will run on February 13 to March 3, 2013. That's next year. That's the last for the 37th. All productions are staged at the Wilfrido Maria Guerrero Theater, second floor, Palma Hall, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. For ticket inquiries, reservations, sponsorships, and special bookings, call the Dulaang UP office at 926-1349. All right. Bea, pakisagot naman itong tinatanong ni Ed. Paano daw mai-compare ang pagbabasa ng book ng Noli at ang panunood nito sa play? Siguro po ang pagbabasa kasi kumbaga pag mayroon po kayong possible interpretation sa pagbabasa ng book depende po yun sa inyo. Pero pag napanood niyo po, makikita niyo po yung storya na binabasa niyo on stage. Maaaring yun po yung interpretation niyo or the director's interpretation that could possibly make more sense dun sa nabasa niyo po. Alam mo, that's so true. Visual. Yes, pwedeng iba yung maging interpretation ng reader, yes. Samantalang kung ito ang panunood, ito yung interpretation ng gumawa. Yes, po. Ayan. So Ed, bumasa ka ng isang kwento and usually talagang may tendency talaga na magkaiba-iba yung interpretation ng mga readers eh, yes. Pero mas maganda na yung manood kayo para ho mas maganda. Total, today is July 4 pa lang naman na July 18, so meron pa kayong enough time para makapag ready. Magkano ulit yung ticket natin? 250 pesos for outsiders po and 160 pesos for UP Diliman students. May mga seniors, may mga diskwento ba, may mga seniors diyan sa ganyan? Meron po. Yes, sir. Kasama pa rin yun doon sa ano. So pribilehyo pa rin yung mga senior na kayo ho ay may diskwento sa panonood po ninyo dito sa palabas po ng Dulaang UP. Yung mga susunod do, binanggit na rin kanina ni Christelle. So watch out dahil marami po yan. So
samantalahin po ninyo yung pagkakataon na on weekend, may dalawang palabas yan. Yes. So, kung saan kayo available, kung dun sa 10 or dun sa 3, bahala na ho kayong, how long ba yung play? An hour and a half? 2 hours and 30 minutes. Aha, so including intermission. Yes. Ah, okay, kasama na yung intermission. Okay, so Christelle and Bea, thank you again for your time. And it's nice to see you once again, kahit hindi kita kaagad-agad na, na recall. Alam niyo naman ang dula ang UP, and ang UP is always welcome dito sa DJR. Mm-hmm. So, yung mga susunod pang palabas, sige lang, kung hindi man kayong in charge, basta ang dula ang UP is always welcome dito sa DJR. Thank you so much. Thank you very much, and good luck. So, hopefully, after ng stint nyo sa UP, sa television, sa pelikula, makarating din kayo. Yes. Alright. Thank you so much. Thank you very much sa ating mga bisita po dito sa studio. From Dulaang, UP, si Miss Christelle Manuel, and of course si Miss Bea Galvez. So ulitin lang ho natin, ano ho, mga taga Valenzuela, this coming July 11, 142nd birth anniversary po ni Dr. P.U.A. Valenzuela. Tapos sa mga taga Las Piñas, meron ho kayong Water Lily Festival dyan ho sa BF Resort sa Las Piñas. And ito nga hong Pasundayag sa Northern Mindanao, Samis-Samis po ito. That's scheduled July 8 hanggang July 23. Yan ho yung mga nakaschedule natin for this July. So maraming salamat po, at sa mga gusto hong magpunta naman mamasyal, kung sakali gusto niyo magtrabaho at may oportunidad, basta legal at naayos yung papeles, Qatar, para pagdating niyo sa Qatar, meron na kayong mga narinig sa amin dito na mga interesting places na pwede niyong puntahan kung sakaling day off po ninyo. Malay nyo, doon kayo makapagtrabaho, isa sa mga destinasyon na malapit po sa kanila. So, babalik po ang ating biyahe. Friday na tayo. Friday na. Kaya doon sa ating mga kaibigan, ano ho? Uy, sa nga pala, anyway, Friday na lang. Hannah, ayan, if you're listening, kay Colonel, ayan, hello po kay Lola Josie. Kumusta po, at hello po sa inyong lahat. Ayan, sige. Sa Friday, okay. Mm-hmm. Maraming salamat po si Lola Josie, si Colonel Rick, at saka ito hong si Mr. Bobby Casa. Okay. Sige, sa Friday ulit sa ating susunod na program. Maraming salamat po sa inyong lahat. Antabayanan po ninyo ang Healthy Chat at Sunshine, dahil yan ho yung susunod po sa atin dito. So marami na ho kaming nabanggit na mga destination outside the Philippines. Kung gusto ho ninyo, ay yun naman ang inyong puntahan. Ayan, yung kanilang mga kultura ho doon, yung kanilang klima, para hindi naman ho kayo, para hindi naman kayo nabubulaga pagdating nyo doon. Hanggang Friday, ako po si Tony Cuevas. Thank you again for listening. Yung mga nanonood po sa amin via live stream, thank you very much. Halika, biyahe tayo. Halika, biyahe tayo. Inyong napakinggan ang isang oras ng paglalakbay at pamamasyal sa himpapawid, biyahe at gimmicks sa isa na namang paglalakbay at pagtuklas sa mga paraisong lugar sa Pilipinas, ang Perlas ng Silangan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Problema ang pangkalusugan?